Hello mga call, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So meron tayong ipakita ngayon na 220,000 na Suzuki Everyman 4x2 automatic transmission K6A engine 12 valve 660cc. So ito yung unit natin ngayon. So DA64B na 4x2. Yung kulay ng ating unit mga call is white and turquoise. So yan po yung napili ng ating customer. So makita natin dito, ito yung kanyang original na headlight sa ating DA64V. So meron tayong Suzuki emblem dito. Ayan, so with combination black yung ating grills. So ayan, makita natin dito, meron tayong steel bumper sa harap. So ito yung design din na napili ng ating customer. So fully tinted po yung unit natin mga call. Ayan. So dito yung kanyang side mirror stack lang. Ayan, so ito yung side mirror ng mga DA64V. So dito makita din natin yung kanyang gulong is 12 inches steel rim lang, Japan original. So goods na gulong, tapos fully undercoat, so hindi lang natin ma-appreciate kasi galing siya sa test drive yung ating unit. Ayan, so dito naman tayo sa likuran or sa gilid. So makita natin is complete po siya sa rain visor. Ayan, so black yung ating mga poste. Ayan, so tingnan natin dito, parang buong salamin po siya mga call. Ayan, so dito makita natin. So brick drum yung hulihan natin. Ayan, so 12 inches din na steel rim. So ayan, coil spring then with shock absorber. So nandyan po yung spurter natin. Ayan. So dito naman tayo sa likuran. Ayan, so ayan po yung back glass ng ating DE64B. Meron siyang third light sa itaas. Ayan, so washer. Meron siyang washer dito din. Makita natin yung kanyang wiper. So meron din tayong Suzuki emblem dito. So yan po yung kulay. So parang iba po yung kulay sa original kaysa dito sa camera. Ayan, so meron siyang step cord dito sa likuran. Ayan. So yung kaganahan ng mga ganito unit mga call is folded yung mga upuan niya. Ayan, so makita natin ito yung sa likuran natin pag naka-fold yung ating upuan. Ayan, no? So makita natin napakalawak. So gamit na gamit na pang negosyo yung ganitong unit. So ito yung the best kung pang negosyo lang yung purpose nyo sa inyong unit. Ayan, no? So straight na po yung dito. So na-fold yung upuan natin. So pakita natin yung upuan na binalik natin. Ayan. So angat lang natin. Ayan, oh. So yan na po yung upuan, tapos angat natin. So yan, oh. So ganyan yung upuan natin mga call pag naibalik na natin. So brand new yung mating natin dito. At the same time nandyan pa rin yung original din ng naging tatlong layer na ng mating yung nailagay natin. So sa ceiling naman natin is bago na din. So yung nilagay natin is felt. Ayan. So dito naman tayo sa passenger side na ano. So ito yung power window natin. So meron siyang lagayan dito din, meron siyang extra lagayan din dito. So yun, makita rin natin dito yung kanyang upuan. So meron silang headrest. Ayan. So kompleto siya sa seat belt. Then makita natin yung seat cover natin. So bago na po. So yan po yung design na napili ng ating customer. So dito makita natin yung ating gas tank opener. Ayan, so yan po yung gas tank natin opener. So makita din natin dito. So stock or original po yung ating dashboard na seat up. So dalawang kulay. So darker yung gitna din. Dito is katulad dito sa acoustic. So kinopya lang natin yung original. So meron siyang 9 inches under touchscreen stereo with reverse camera. Then meron siyang dash cam dito. So yan, so meron siyang cup holder. Makita natin yan, ito yung cup holder. Ito yung kanyang glove box. Yan. So check natin sa kabilang side. Yan, oh, napaganda ng kanyang kulay. So ang ano lang is medyo iba po sa camera. Ayan. So dito main power window switch. Ayan, so yung switch natin sa power window dito sa main switch is dalawa lang. Kasi yung power window nito is harap lang po mga kon.
Ayan, so turn on natin. So ayan po yung kanyang panel gauge sa ating automatic na D64B. So wala po siyang RPM. So makita natin dito yung kanyang check engine, battery, power steering indicator, then yung ating oil indicator, then yung gas. So naubos na tayo ng gas pag park natin. So sayang hindi natin mapaandar natin ngayon. So dito naman makita natin yung kanyang headlight adjuster. Yan, so yung mating natin, brake pedal, parking brake pedal din yung ating parking brake pedal din yung ating brake pedal. So dito is yung ating accelerator pedal. So dito naman, so open natin yung ano natin dito. Upuan, so para makita natin yung makina natin. So ito naman yung makina natin na K6A engine, 660cc. Meron itong maximum power na 49 horsepower. Then 12 valve po ito mga call. Tapos naka timing chain. So ito yung K6A na non-turbo. Kasi pag turbo, so marami tayong makita ng vacuum dito. So ito yung mga less maintenance na mga makina. So naka double sensor. Ibig sabihin is latest na po pag ganito yung ating unit. So mas matipid na din sa gas. Magre-ratio na siya ng 13 to 15 kilometer per 1 liter. So depende yan sa pag-drive natin. So naka-airco na yan. And depende rin sa area, sa kung akyatan ba or hindi. So sikin natin dito. Ayan, so ito makita natin yung kanyang intake manifold is plastic siya, hindi katulad ng mga turbo is naka-steel or aluminum. Then ito is plastic, then ito yung kanyang alternator, then aircon compressor. So ito yung dipstick ng ating engine oil. Dito tayo mag-check kaya sa bagong change oil po ito mga call. Tapos dito yung sa transmission, so sa kabilang side po yung kanyang transmission na gauge, yan yung kulay red dyan. Yan, so check natin yung hood natin. Yan, so kagandahan din sa lahat ng mga unit natin is coolant po yung gagamitin natin mga call, para mas matagal po masisira yung cooling system ng ating makina. Ayan. So, yan. So, dito tayo. So, makita natin mga call. Ayan. So, yung ating brake fluid reservoir dito. Then, yung ating coolant reservoir nandito. Then, ito yung ating windshield washer reservoir. So, yan po yung seat up natin. Ayan. So, close natin lahat. Ikutin na natin before tayo mag-end sa ating video. Ayan, kita natin. Para matingnan natin kung gaano kasulit yung mga minivan na D64B na V6 setup. Ayan. So, yan po yung mukha. Ayan. So, D64B na tag 220. Actually, mga call, yung V6 setup talaga nito is 200,000. Pero kung merong accessories katulad niyang front and rear bumper, 10,000 po yan. Then under stereo dash cam, kaya umabot siya ng 220. So yan lang muna yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin natin ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga call, and bye bye. God bless po sa ating lahat.